Ayan, lalagay po natin dito. Tingnan niyo po. Lagay na tayo na sinanggan to. First, hahaluin muna po natin. Tingnan niyo po. Hi guys! Ngayon po, magluluto tayo ng taho. Ang flavor po ng taho natin ay chocolate flavor. Ang mga ingredients natin, water, red sugar, sago, at ang ating gulaman, meron, maglalagay din po tayo ng vanilla, optional. And then, ang at milk na chocolate flavor. Okay naman po, gagawa na tayo ng ating, magiging yung sabaw ng ating syrup ng ating taho. Una, ilalagay natin ng 1 cup na water. And then, ang ating 2 cups na sugar, red. Tapos, bubuksan na po natin ang ating kalan. Hahaluin nyo lang po to. Mix nyo po ng maigi. Mix it well. Dahan-dahan ang ating pag-mix. And then, maglalagay na tayo. Nasa low medium heat lang po ang ating apoy. Ilalagay na natin ang ating vanilla. Optional po kung gusto nyo nang mabango yung inyong syrup, lagyan natin ng vanilla. 1 tablespoon lang po ilalagay natin. Mix po natin ng maigi. Mix. Mix it well lang po. Tapos, hintayin po natin na ma-dissolve yung mga sugar at maging malapot siya, saka po natin papatayin yung apoy. Nakita nyo po, pag na-dissolve na ang ating sugar at hindi natin siya kailangan na patuyo ng todo at pakuloyin ng todo at para lumapot, kailangan lang natin siya na para mag-syrup. Kita nyo po, nagsisirup na siya. Papatayin na natin tong apoy at isi-set aside na natin ang ating syrup. Gagawa na tayo ng ating sago, iluluto na natin siya. Okay naman po, lulutuin natin tong ating sago na maliliit. Ang gagawin po natin, ilalagay natin ang ating 1 liter na water, 1.5 liter, para malutong-luto ang ating sago. Ayan, lagay natin ang 1.5 liter na water. And then, ang ating maliliit na sago. Ayan. And then, hahaluin po natin. Tapos, ibubuksan po natin ang ating kalan sa mahinang apoy lang. Lulutuin po natin to ng 20 to 25 minutes. Depende po sa sago. Titingnan nyo po kung yung sago ay malambot na kapag matigas pa. Another minutes po. Luto na ang ating mga sago. Ngayon naman po ay magluluto tayo ng ating taho na gagawin natin. Tingnan niyo po, pag ganito na po yung texture ng ating sago, papatayin na po natin ang apoy. Isi-set aside na natin to. Okay guys, ngayon pong luluto na ating sago, sasalain na po natin. Tapos po, bubuhusan natin ng tubig para matanggal yung parang lapot niya po. Yung parang harina. Ayan. Set aside na natin to. Naman po ay napatigis na natin. Lalagay na po natin sa ating malinis na mangkok. Ayan, nakikita nyo po, lutong-luto na siya. Ngayon po, para kitang-kita ang ating sago, maglalagay tayo ng ating konting syrup. Ayan, tingnan nyo po. Lalagyan po natin ng konti. Nakita nyo, para kitang-kita yung ating sago. Ayan, dagdagan pa natin. Huwag natin tipirin. Tayo lang kakain ito. Tapos, sahaluin natin siya. Kita nyo po, nagre-red siya. Kasi nilagyan natin siya ng syrup. Kitang-kita ang ating mga sagong maliliit. Ngayon po, isi-set aside na natin to at gagawa na tayo ng ating taho. Ngayon naman po, ay magluluto na tayo ng ating taho. Chocolate flavor. Ito, ang ating soya milk ay bubuksan muna natin silang lahat. Yan.
Isasalin po muna natin dito. Bago nyo po isalin, alugin nyo muna para yung chocolate sa ilalim ng soya milk natin ay masasama. Ayan. Lagay po natin lahat. And then, maglalagay po tayo ng 1 tetra pack na unflavored gulaman. Ayan, lalagay po natin. And then, hahaluin po muna natin sila ng maigi para ma-dissolve yung ating gulaman bago natin bubuksan ng apoy. Haluin muna po natin. Na-dissolve na po, feeling nyo, na-dissolve na yung ating gulaman, saka po natin bubuksan apoy. Tapos, lulutuin natin to ng 20 minutes na medium heat lang po na ating apoy. Please, papatayin na natin ang apoy kasi nagbubuo-buo na. Papatayin na po natin, tapos isasali na natin. Sali na po natin! Isasali na po natin para matanggal yung mga buo-buo niya. Para maganda ang texture ng ating taho. Ayan. O, nakita nyo po. Meron siyang buo-buo. Tama lang pong sinali natin. Kasi buo-buo siya, hindi siya kasama. Tapos, i-wait po natin itong lumamig ng konti hanggang bumuo siya. Saka natin siya titikman. Titikman na natin ang ating taho. Nilagyan po natin ng tela para hindi kaagad siya lumamig. Tingnan nyo po. Ayan, taran! Maglalagay na po tayo ng ating taho sa ating baso. Ganito po. Ayan. O, kita nyo po. Ayan. Ayan. Lalagay po natin dito. Tumatalsik yung ating taho. Ayan o. Creamy. Ayan. Lalagay po tayo dyan. Ayan. Meron na tayong homemade taho. Ayan. Ang bango niya. Amoy chocolate. Kasi chocolate flavor po ang ating ginawa. Tapos, maglalagay tayo ng sago. Tingnan nyo po. Lagay na tayo ng sago dito. Damihan po natin kasi tayo lang naman yung kakain. Namiss po namin magluto ng taho kasi hindi ko siya naaabutan sa umaga. Tulog ako. At kapag naman bumili sila mama ay malamig na siya. Ayan. O, ito po. Lagyan natin ng ganito. Ang bango din po ng ating caramel kasi nilagyan natin ng vanilla. Tapos dadagdagan pa po natin ito. Kasi ganito po yung taho dun sa labas, di ba? Nadagdagan din siyang ganyan. Meron siyang sago sa ilalim at meron din siyang sago sa ibabaw. Ayan. O, higyan nyo po. Ayan. Tapos, dagdagan pa natin. Tapos, maglalagay din tayo ng sago sa ibabaw. Dinamihan ko po ng sago kasi sila mama lang kakain ito. Kaya dapat madami. Ayan. Tapos, dito po. O, diba? Pak! Tingnan nyo po. Okay, titikman na natin! O, first, hahaluin muna po natin. Masyado siyang puno, napuno ko po. Masarap po itong taho, lalo na ngayong umuulan. Tingnan nyo po guys. Chocolate flavor na taho. Lasa po siyang chocolate kasi chocolate flavor naman ang ating ginawa. Ang sarap po niya. Tahong-taho siya. Tapos yung tamis po ay sakto lang. Kain pa tayo. Sabi niyo po talaga, pwede po kayong gawa nito comment. Don't forget to like, share, and subscribe. And turn on our notification bell para updated kayo sa aming mga in-upload. And please, like and subscribe our second account. Thank you!